Hello mga gardeners and plant lovers! Welcome back sa ating channel na Plant Lovers Diary. Ang topic ng video ito ay tungkol sa baking soda. Alam nyo ba na ang baking soda ay hindi lang gamit na pangluto o panglinis? Marami rin itong gamit sa ating garden. Magugulat kayo sa mga pwede nitong gawin sa ating mga halaman, kaya tapusin hanggang dulo ng video para malaman ito lahat. Iisa-isahin natin ang mga karaniwang gamit ng baking soda sa ating garden. Maraming salamat din pala sa lahat ng mga nag-comment, nag-like at nag-subscribe sa ating channel. Lahat ng mga comment nyo ay binabasa namin at sinusubukan naming replyan. Kaya mag-comment lang kayo ng inyong mga suggestion para sa ikagaganda ng ating gardening channel. Ang unang gamit ng baking soda sa ating garden ay sa compost bin. Kung mapapansin nyo, kapag gumawa kayo ng compost bin, ay medyo umaamoy siya sa katagalan. Para malesen o mabawasan yung amoy na yon, pwede nyong budburan ng baking soda ang inyong compost bin. Pero paalala lang na huwag masyadong damihan ang pagbudbud ng baking soda dahil pwede itong makabagal sa composting process. Ang ikalawa ay pwedeng gamitin ang baking soda bilang fungicide. Ang fungi ay isang uri ng organismo na pwedeng makasira sa ating halaman kapag tumubo sa mga dahon. Hindi ito isang uri ng insekto. Kaya hindi dito pwede yung homemade insecticide na ginawa natin dun sa nakaraang gardening video. Iba-iba rin ang anyo at klase ng fungi, kagaya nitong nasa picture. Ang tawag dito sa klase ng fungi na ito ay powdery mildew. Dahil ang itsura niya ay parang powdery na maputi. Pwede rin ganito ang maging itsura ng fungi, yung black spot na may mga dilaw, at ito na puro black spot lang. Madalas sa mga dahon ng roses, mga black spot yung fungi na umaatake. Yan yung mga maiiwasan natin kapag gumamit tayo ng baking soda as fungicide. Ang mga ingredients lang na kailangan natin ay syempre baking soda. Isang kutsara lang gagamitin nating baking soda na ilalagay sa isang litrong tubig. Ang ratio ng tubig at baking soda na dapat nyong tandaan kapag gagawa ng instant fungicide na ito ay isang kutsarang baking soda sa isang litrong tubig. Kapag nalagay nyo na isang kutsarang baking soda sa isang litrong tubig, ay haluin lamang ito. At pagkatapos ay ilagay sa sprayer para ready na itong ipang-spray sa dahon ng ating mga halaman. Ang pangatlong gamit ng baking soda sa ating garden ay para malaman kung acidic ang lupa. Kung gusto nyong mapanood ang buong video kasama ang explanation kung bakit mahalagang malaman ang pH level ng inyong lupa, ay pwede nyong panoorin yung video namin nung nakaraang taon tungkol dito. Ang mga kailangan natin para sa experiment na ito ay 2 cup ng sample na lupa galing sa inyong garden, 1/2 cup na baking soda, at 1/2 cup na vinegar. Ang unang step ay lagyan muna ng tubig ang unang sample na lupa. Tapos ay halu-haluin para medyo maging putik. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung vinegar. Ayan. At hintayin lamang natin kung may magiging resulta. Itabi muna natin at gamitin naman natin itong pangalawang sample na lupa galing sa garden. Dito na natin gagamitin yung baking soda. Lagyan din ng tubig uli ang 2 cup ng lupa at halu-haluin.
At pagkatapos ay ilagay na yung baking soda. Haluin uli ng konti para maghalo yung baking soda dun sa tubig na nilagay natin dun sa lupa. At tapos hihintayin din natin kung may magiging reaksyon. After 5 minutes, makikita natin na walang reaksyon or walang naging reaksyon yung baking soda dun sa ating lupa. Ito naman yung cup na nilagay natin ng vinegar. Mapapansin nyo na bumula ng marami yung cup at ang ibig sabihin nun ay yung lupa natin ay alkaline. Kapag ka naging ganito yung reaksyon dun sa cup na nilagyan na natin ng baking soda, ang ibig sabihin nun ay acidic yung lupa natin. So yan, pagtabihin natin yung dalawang cup. So kitang-kita nyo yung difference nung dalawa. So ngayon, kahit wala tayong pH meter, nalaman natin na yung lupa sa garden namin ay alkaline at hindi acidic. Pwede niyong panoorin yung video na nabanggit ko kanina kung saan ko kinuha ang clip na to para malaman yung mga dapat niyong gawin. May mga nabanggit kami doon na mga paraan para mabalansin niyo yung pH level ng inyong lupa. Ang link ng original video ay nasa description sa ibaba. Ang pang-apat na gamit naman ng baking soda sa ating halaman ay para naman sa mga indoor plants kagaya ng mga pictures na pinapakita namin. Marami ng mga tao ngayon ang nahihilig maglagay ng indoor plant sa kanilang mga bahay para mas gumanda pa ang bahay nila at para maging mas fresh ang hangin na nilalanghap nila. Pwede kayong gumamit ng baking soda para mapalinis at mapakintab ang dahon ng inyong mga indoor plants. Ang kailangan lang ay maglagay kayo ng baking soda sa tubig, konti lang rin, huwag masyadong marami, at haluin nyo, at pagkatapos ay basain nyo yung basahan at ipunas nyo dun sa dahon ng inyong indoor plants. Alam nyo bang pwede nyo ring patagalin ang buhay ng mga flower cuttings nyo na nasa flower vase gamit ang baking soda? Ang kailangan nyo lang gawin ay budburan ng baking soda yung tubig na nandun sa inyong flower vase. At makikita nyo yung epekto na medyo tatagal yung buhay at hindi agad malalanta ng mga bulaklak na nasa flower vase. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa part ng video, mag-comment naman kayo ng I love gardening sa ibaba. Ilan lamang yan sa mga gamit ng baking soda sa ating garden. Marami pang iba at kung gusto nyo ng part 2, comment lang kayo.